Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Bad Rattles Boxing Channel, no. Pag-uusapan natin ngayon dalawang bagay. Itong pagbabalik sa ring nito ni Mike Tyson at saka itong willingness ni Oscar De La Hoya na bumalik sa ring kalaban naman tong si Conor McGregor. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na hindi isasara ng NTC. Ano pa yung hindi mo? Pindot na! Okay, pag-usapan natin. Dito muna tayo kay Mike Tyson. Napabalita, na-excite, maraming natuwa na nagpakita si Mike Tyson, no? Yung kanyang meatworks, ang dami nagsasabi, kasama na rito si Oscar De La Hoya, no? Na maraming may patutulugin pa to si ano, si Mike Tyson na sa edad na 53, talagang magbalik sa boxing. Pero lahat ng yan, tinabla na yan ni Mike Tyson na hindi siya babalik sa boxing para maging mag-champion uli o muling bumalik sa competitive boxing, no. Ginagawa niya to, yung paghanda na to para sa mga exhibition matches na inihanda niya dahil meron siyang charity. Okay? So yung pinaghanda niya to para yung magpatuloy yung charity niya, yung mga kabataan na naliligaw ng landas eh suportahan dito sa kanyang charity itong si Mike Tyson, kasi malapit sa puso niya to dahil isa rin siya, no, dito sa mga batang ganto nung siya ay ang alam ko 13 years old pa lang nakukulong na to si Tyson sa juvenile court, no, o sa juvenile jail na kakapwa niya mga teenagers. At dito nga siya na-discover ng isang batikang trainer ng boxing. So, okay, no, katunayan na sa sobrang excitement nga ng mga tao nang bumalik muli si Mike Tyson sa ring, inofera na siya ng isang Australiano na makipaglaban, exhibition, sa mga sikat nilang footballer, no. So inooperan si Mike Tyson ng tumataginting na $1 million, no, para sa isang exhibition matchup laban sa mga footballero. Footballero ba tawag sa football player na nag-turn ng nag-boxing, no. So magandang laban din 'yan. Tignan natin. Pero mas exciting ako dito sa kung makakalaban muli ni Mike Tyson itong kanyang mga dati ng kasabayan, si Evander Holyfield at saka itong si Riddick Bo. O muling pagbabalik na yan, napabalita na rin na magbabalik na rin itong si Holyfield. Katunayan nga, nauna pa nagdeklara to si Holyfield at saka si Riddick Bo, no. Si Holyfield, alam naman natin yung naging istorya nila ni Mike Tyson, no. Ito yung nagtapos sa kagatan ng tenga, no. So yung rivalry na yan ay pwedeng ma-relieve yan, no, yung rivalry na yan. Pero at this time sa pamamagitan na lang ng isang 4-rounder na exhibition matchup sa pagitan ng dalawang boxer. Makilahok na rin si Riddick Bo na nakalaban din to ni Evander Holyfield. Parang nag-trilogy rin yata sila kung di ako nagkakamali. Basta ang alam ko, sumikat to si Riddick Bo nung talunin niya to si Holyfield, no. At ang malaking-malaking ang laban na inabangan noon kasi nung kasikatan nito ni Riddick Bo, siya yung kumbaga sa nung nakulong si Mike Tyson, siya yung sumikat na heavyweight, no. Tapos silang dalawa ni Holyfield. Pero masikat si Riddick Bo noon. Hindi na lang natin mahirap na lang paniwalaan ngayon, pero masikat si Riddick Bo nung panahon na yun, no. Ang inaabangan nga kung sakali ba na makalabas na sa kulungan to si Mike Tyson,
Laking-laki na kami noon eh. Nung narinig ko yung figure na 100 million fight sa pagitan ni Riddick Bo at saka ni Mike Tyson ang i-offer kung sakasakaling lumabas si Tyson, ay hindi na naganap dahil nga yun na nga, no? Nalaos ito si Riddick Bo. Okay? So ang inabutan na lang ni Tyson, si Holyfield. So magandang i-relieve tong, hindi kasi sila nagkaharap eh. Hindi nagkaharap. Pwede rin ngayon maganap, no? Ngayon sila mag-aharap sa pamamagitan na lang ng isang anong tawag dito? Exhibition matchup. Dahil nagpasabi rin to si Riddick Bo na willing din siyang bumalik sa ring. Kasi kung lalaban sila sa mga huwag ka malikot. Kung lalaban sila sa mga heavyweight ngayon, eh kahit sabihin na napakagagaling lang boxer nung araw, iba yun noon, iba yung ngayon, di ba? Okay, so punta na tayo rito sa ating kay Oscar De La Hoya, no? Ang daming nag-feature nito sa mga boxing site na nagsabi si De La Hoya na 2 rounds lang ang abuti ni Conor McGregor kung sakasakaling siya ang labanan, no? Bakit si Oscar De La Hoya at bakit hindi si Manny Pacquiao at si Floyd Mayweather? Ito kasi, no? Sa mga boksingero ngayon sa kasalukuyan, parang tatlo, 'di ba, yung gustong labanan ni Conor McGregor na kanyang sinabi na, no? Manny Pacquiao, Floyd Mayweather rematch at saka to si Paulie Malignaggi. Kay Paulie Malignaggi, wala siyang mahihita, no? Ang masaklap nun, kung talunin pa siya ni Paulie, eh bababa pa yung kanyang stock, no? Wala talaga, as in wala. Talunin man yan, sabihin lang, wala eh, talo na naman talaga yan si Paulie Malignaggi. Yan ay ano lang, no? Magaling lang sa satsatan. Wala talaga sa, hindi kinikilala, ni hindi siya nire-rate, wala siya mahihita, no? Tapos wala rin naman championship. So kung pera-pera rin lang ang pag-uusapan, pagpipilian niya lang si Manny Pacquiao at saka itong si Floyd Mayweather, no? Pero knowing kung gaano kagaling itong dalawa na to, gi-give up niya na yung posibilidad na talunin niya, no? Wala talagang kapag-apagasang manalo si Conor McGregor, lalo na kay Manny Pacquiao. Baka kay Floyd Mayweather, dahil sa tagal na hindi lumaban, pero malabo pa rin, you know? Talagang pagka sineryoso ni Floyd Mayweather si Conor McGregor, malabong manalo. Pagdating naman kay Manny Pacquiao, lalong hindi, sabi nga ni Paulie Malignaggi, first round lang yan kay Manny Pacquiao. Talagang babakbakan yan. Hindi naman mahilig si Pacquiao na maghihintay, maglalaro, o kung ano pa man, no? Isa lang ang kagustuhan ni Pacquiao, magbigay ng magandang laban. Pero wala rin sa pagbibigay ng magandang laban yung magpapabugbog sa kalaban. Diba? Isa lang ang hangarin ni Pacquiao, kung kayang pabagsakin, pababagsakin nga, no? Okay, sa dalawa na to, Pacquiao at Mayweather, pera-pera lang ang magiging habol ni Conor McGregor. Wala talagang kapag-apag-asa sa panalo. Pero itong kay Oscar De La Hoya, pwede talaga, no? May posibilidad kasi sa edad na rin, no? 47, tapos napakatagal na niya na nagretiro, 'di ba? Kailan ba sila naglaban ni Pacquiao? Napakatagal ng panahon noon, dekada na yata. So 'yun lang yung pagka-stack ni De La Hoya, yung ring rust. 'Yun lang, no? Pero kaya magandang laban 'to. Syempre instinct na ni De La Hoya na sa boxing, 'di ba? Kahit na papaano mabibigyan si Conor. Hindi siguradong mananalo si Conor McGregor dito. Dahil napakatagal na panahon na nag-champion ito. At kahit papano, pagka sinalang mo yung kampyon, lalo na ang makakalaban niya, hindi naman boksingero, malamang sa hindi, lalabas yung espiritu ng pagiging kampyon ni De La Hoya. Hindi mo matatawaran din, di ba? Yun nga lang,
yung dati kung si Pacquiao eh, hindi naman kasing lakas, kasing bilis ni Manny Pacquiao itong si Conor McGregor. Pero ang intriga nga dun, bukod si sa si Oscar De La Hoya, eh, may natural fan base yan. So, yung posibilidad na kumita, naroon pa rin, no? Pero yung ang intriga rito, yung posibilidad na manalo si Conor McGregor sa isang legitimate na boksingero ay malaki. Kaya kung ang pag-asa, kung ang gusto lang talaga, ang tingin ko nga, ito yung kamatch lang ni Conor McGregor. Eh. Isang aging former champion. Bago niya talaga, kung talagang, kasi mahirap sukatin eh. Isang laban pa lang siya sa boxing at ang nakalaban niya kagad si Floyd Mayweather. Mahirap sukatin si Conor McGregor kung may pag-asa ba talaga siyang maging kampiyon sa boxing. Kung dun lang kay sa isang laban na yun ni Floyd Mayweather. No? Pero kung sakaling makita natin no, yung galawan niya rito kay Oscar De La Hoya, eh dun lang natin masusukat no, kung pwede pa siyang mangarap uli. O eto na, kasi kung talunin pa siya ni Oscar De La Hoya sa edad na 47 at siya ay 30 anyos, kalakasan, di ba? O eh, huwag na siyang mangarap na magboxing. Ganun lang naman. Kaya magandang test yan. Ako, pabor ako kasi alam na natin yung resulta eh. Mawawala na kasi yung ano, yung pagkita ng pagsipak eh, baka hindi rin gano'ng kumita kasi alam na ng mga tao eh, na tatalunin lang ni Pacquiao yan eh. Walang magsasabi na may pag-asa si McGregor kay Pacquiao. Pero etong kay Oscar De La Hoya, eh yan, magandang laban, no? Para sa MMA. Yun lang yung katapat ng isang superstar ng MMA sa boxing. Kung boxing ang usapan. Pero syempre, ibang usapan na yun kung maglalaban sila sa octagon. Hanggang dito na lang mga kapatid. Hanggang sa muli natin pagkikita-kita. Dito pa rin sa inyong paboritong boxing tambayan. Bad Aratilis po. Okay, shoutout naman po dito sa mga sumusunod nating mga viewers. Uncle Jab TV na nagsimula na rin daw siyang maging vlogger. Alan Bukad from Dubai. Kambo Tiki from Damam. At si Teril Gallo na may alias na Maharlika Bladen. Mabuhay po tayong lahat.